Ang dako. Jo anak ni pre. Okay, hello. Good morning mga ka-viewers, rest day Sunday. So ngayon magkabit tayo ng dual contact horn sa ating SkyDrive crossover naked handlebar. Ito yung latest model sa ating SkyDrive na fuel injected mga ka-viewers. Dito sa bandang harap mga ka-viewers, tanggalin natin yung front cover dahil dyan natin ilalagay yung ating horn. So natanggal ko na dito, nalagay ko na yung isang big horn. Yung isang horn nilagay ko din sa parehas na tornilyo dyan, kasi dyan yung bagay sa ganitong horn mga ka-viewers, pero walang sabit. Ito yung hollow switch, ito yung selector natin kapag gusto mo ng stock at saka big horn, masiparate sila. Dito sa ating relay mga ka-viewers, mayroong pin 30, pin 87, pin 85 at pin 86. So mamaya ilalagay natin lahat ng pin sa ating relay. So first na ilalagay natin is pin 30. Ilalagay natin yan sa positive wire na galing battery. Paalala lang mga ka-viewers, hindi basta-basta ang gumamit ng mga maliliit na wire kapag big horn na yung ilalagay natin sa ating mga motor. Yung maganda na wire is gumamit kayo ng gauge 14 kung meron kayo, at saka gauge 16, okay na yan. Dito sa ating relay mga ka-viewers, merong pin 87. Yung pin 30 nalagay na natin sa live wire. So next na ilalagay natin is yung pin 87. Ilalagay natin yan sa pinagsama nating dalawang paa, tag-iisa sila sa ating horn, sa big horn. Pinagsama natin, tapos i-connect natin sa pin 87 ng ating relay. Silyado ko muna mga ka-viewers. So next na i-connect natin yung natirang tag-isang paa ng ating big horn, pagsamahin, tsaka yung dito sa wire ng ating hollow switch socket, merong black wire, ito yung negative, yung green wire, ito yung common, tapos yung red wire at saka yellow wire. Yung yellow wire is normally open at saka yung white wire is normally closed. Lahat ng mga wire is i-connect natin yan mamaya. So ang first na i-connect natin sa hollow switch side, sa wire ng hollow switch, yung negative wire isama natin sa negative ng horn, tapos i-connect natin sa mismong negative wire na galing ng battery mga ka-viewers. Ayan, so isilyado muna natin.
gumamit kayo ng 3M or Armac na electrical tape, mga ka-viewers, para kumambit ng gusto, hindi mag-lose yung ating connection. So next na i-connect natin, mga ka-viewers, yung pin 85 sa ating relay, tapos sa side ng ating hollow switch yung pinagsama natin na red wire, yung ito yung positive ng ating hollow switch, at saka yellow wire, ito yung normally open sa ating hollow switch. Pinagsama natin sa ating red wire na positive ng hollow switch at i-connect natin sa pin 85 ng ating relay. Bakit pinagsama natin yung red wire at saka normally close, normally open sa ating hollow switch wire? Para umilaw yung ating hollow switch kapag magbubusina kayo, mga ka-viewers. Dito sa stock horn, merong dalawang paa. Tinanggal ko na yung isang paa, yung trigger ng ating stock horn. Sa ating unit, mga ka-viewers, ito yung FI na SkyDrive, is yung horn is positive trigger. So kung positive trigger, hindi na tayo gagamit ng mga relay, kasi i-direct na natin yung positive wire, yung trigger ng ating horn, sa ating hollow switch. Sa kumo ng ating hollow switch, sundan nyo, mga ka-viewers, yung green wire, ito yung kumo ng ating hollow switch. Tapos yung trigger ng ating stock horn, i-connect natin yan. Tatanggalin natin yan sa mismong pin ng ating stock na horn. Next na i-connect natin sa ating hollow switch yung normally close, mga ka-viewers. I-connect natin yan sa tinanggal natin na trigger ng ating stock horn. Ito yung trigger, ito yung isang paa ng stock horn, yung tinanggal natin. Yung normally close ng ating hollow switch, dyan natin i-connect yung ating horn. So kapag hindi mo pa i-switch on yung ating hollow switch, yung magbubusina ay sa stock horn pa. Pero kapag i-switch on mo, ma-disconnect yung ating stock horn, yung connection is pupunta sa ating big horn. Siya yung mag-trigger ng ating 85 ng ating relay. So na-connect na natin lahat, mga ka-viewers. So i-try muna natin kung gumana ba. Bago natin isilyado lahat, lagyan ng tape lahat ng wire para maganda tingnan, mga ka-viewers. So i-try muna natin. Switch natin to on. Kung gumana ba bago natin i-manage yung ating mga wire lahat.
not sad pa lang tingog kay mura siya ganang di siya mura ganang basag ba? Dili bitaw. So nabalik ko na lahat, nabalik na yung cover. I-try natin ulit para makita natin kung successful ba yung ating ginagawang connection sa ating dual contact horn. So i-try natin, ipa-on natin sa may-ari nitong motor para makita natin, marinig natin lahat na successful yung ating ito. Sige. Ang dako. Jo anak ni pre. Okay, girl.